Hello, for this interview, I invited Ginoong Republika ng Pilipinas 2019 and Manila's Finest Hunks Grand Winner 2023. Please welcome Dave Franco. Hi Dave, kumusta Dave? Hi, Direk. Good afternoon po. I'm doing good naman po. Kaya po. Yeah. Kanina, bago ka pumasok, in-introduce na kita. So, more or less, alam na ng mga tao kung sino si Dave Franco. Ayan na po si Dave Franco. Kausap na natin. Anyway, Dave, kwento ka naman, paano ka nagsimula sa pageantry at modeling at sino naka-discover sa'yo? Actually, direct nagsimula ako at an early age. I think I was around 16 years old. Noong mga panahon na yun, actually wala akong idea sa industry natin, sa pageantry and modeling. Nang natatandaan ko noong araw na yun, may ka-team ako sa basketball team namin sa school kasi varsity player ako noong high school. And sinamahan ko siya magpagupit. Tapos yung nagugupit sa kanya, parang tinilang-tingin sa akin, tapos parang tinanong niya ako, may alam ka ba sa pageantry and modeling? Alam mo ba yung, kasi magkifiesta sa barangay namin nun, sa munisipyo namin sa Cainta. E tuwing may fiesta dito, kalimitan may pating pala may pageant for teens. So, in-approach niya ako. Tinanong niya kung interesado ako. Pero hindi naman ako agad tumuo or sinabi ko na, sige, okay, join ako. Parang nung umuwi ako, alam mo yun, alam pa rin siya sa isip ko na, yeah, yun. Tapos, nag-start ako, talong-talong siya sa mga friends Ilan ko. Sabi, taon ka sige, nun, Dave? Sumali ka doon. Ilan taon 16 ka nun? ako, direct. Ah, 16, 16. Okay. Opo. Ano siya, mga, parang pageant for Mr. and Mrs. Teen. Ganun po yung title niya. Okay. Tapos napagtanong ko sa siya mga friends ko na, alam mo ba yung ganito na may lang gagawin na ganitong event during fiesta? Sabi nila na, oo, sige, masaya yun, try mo sumali ka. Tapos, nung nag-join po ako, actually, hindi po ako nanalo. Wala po akong nakuha ng any awards. Pero, nagustuhan ko po siya. Kasi, tuwing may rehearsals, may nabubuo po ang camaraderie. And, hindi po ako talaga malabas ng bahay by nung mga age ko na yun. Parang doon po ko nakakita na ako. Nakumbuo ako ng mga friends, nakakilala ng ibang tao.
Last night, tuloy-tuloy na po. Ah, so yun, doon nagsimula. Tapos sumali ka sa iba't ibang contests, no? May pageant, meron sa modeling. Ano ang kasiyahan na naibibigay sa iyo pag sumasali ka sa mga patimpalak? Is there any satisfaction sa sarili mo pag pinapalakpakan ka, nasisila na anuhan ka ng ilaw? Ano ang personal mong satisfaction kapag sumasali ka sa mga ganyan? Nararamdaman ko po direct, usually when I step out or go out on the ramp or on the stage, tapos maririnig ko yung mga palakpak ng tao, nakikita ko na lahat sila nakafocus sa akin. Parang nabibigyan ng sense of fulfillment yung ginagawa kong preparation I go up. Yes. pagpunta sa finals night na yun. Kasi kala ng iba, madali lang yung ginagawa natin na pinapresent natin ang sarili natin sa stage, but they don't see the work because the work is actually done behind the stage or behind the scenes. Yung pag-prepare mo mentally and physically, minsan hindi mo alam kung saan kakakuha ng lakas para matapos yung routine mo or magawa yung diet regimen mo. Pero at the end, or pag-andun ka na sa stage, tapos nakikita mo na may mga taong naniniwala sa'yo, nagsinusuportahan ka, parang sobrang saya, direct pa. Parang gusto mo pang ulitin. O, tama naman, totoo. Lahat, di ba, lahat pag nakakuha ka ng praises, di ba, masarap sa pakinggan at saka masarap sa puso. That it means na meron kang may ano, nagustuhan ng ginawa mo, nagustuhan yung pagrampa mo, yung pagsali mo sa pageant. Pero noong 2019, itinanghal kang Ginoong Republika ng Pilipinas, no? Pageant po yan based sa Bulacan. Anong naramdaman mo nung tinawag ang pangalan mo bilang grand winner? Ano yun? What was it? Kasi kami, Dave, director ako eh. Hindi naman ako nananalo. Hindi ko alam ang feeling na isang winner. Hindi ko alam kung paano yung nararamdaman mo pag tinatawag yung pangalan mo. Ikaw personally, ano yung nararamdaman mo nung tinawag na ikaw yung grand winner? Personally po, direct nung in-announce yung name ko, hindi po talaga ako makapaniwala kasi talagang-talaga ako pa yung night na yun. Naka-video yung manager ko, yung handler ko, si Nay Ronald Cristobal. Binibidyo niya yung announcement na the grand winner, Mr. Dave Franco. Tapos ako, nakatulala lang ako, tinatawa na niya ako. Parang sinasabi niya, uy, nanalo tayo. Hindi po kasi ako Oo. makapaniwala kasi Parang ano yung no, mga... parang nabibingi kayo yung mga tinatawag na winners. So I really don't know. Nagdidirect ako, yes, di ba? Opo na. Pero yung feeling ba na kayo, oo. Oo. Di ba? Kasi kami madali kami magsabi, hindi, dapat forward kayo, dapat yan ito. Eh, paano pag nananalo ka na, di ba? Anong, ay nasa utak nyo, nabablanko ka pala, nablanko ka pala. Opo, parang may minute na mabablanko ka tapos bigla na lang bubuhos yung saya na sense of fulfillment na suplian yung pagod, yung hirap. Kasi hindi lang naman po yung pagod ko yung andun, syempre andun din yung pagod ng buong team, yung handler ko, yung manager, yung mga, sila rin kasi yung kumikilos para magkaroon ng magandang outfit or magkaroon ng magandang outcome yung kakalabasan pag lumabas ako ng stage or pag nag-ramp na ako. Tapos sumali ka rin at nanalo ka sa Manila's Finest Hunks 2023. Ikaw din yung grand winner. Sa contest na yan, di ba, I don't know, correct me if I'm wrong, no? Katawan at itsura ang naging basehan or meron ba Q&A yan? May Q&A ba yun? Ano po, casual interview lang, pero wala pong masyadong basis yung Pero interview. alam ko sa ganyan, di ba, katawan at saka itsura ang naging ano, yung ang talagang basis, no? Kasi with the title alone, yun talaga ang ano, di ba? Nakatulong ba o nakaboost ba sa confidence mo yung contest na kung saan ka nanalo, yung Manila's Finest Hunks? Sobra po, direct actually. Kasi ang dami ko pong candidates doon na mas fit sa akin or yung iba. Hindi ko naman binababa yung sarili ko, pero makikita mo naman ang mas gawa ko sa akin to.
Ganun po. May Ah. ganun factor. Siguro, nung finals night, nakuha ko lang po yung rhythm ko on how to present myself. And feeling ko po kasi nakadagdag rin po yung factor na sineryo ako po yung casual interview. Kasi para sa akin po, kahit wala pong basis yun, syempre naririnig tayo ng mga kurado, parang glimpse na rin po yun sa kanila kung ano yung personality natin. Kasi hindi naman po, hindi naman nila tayo nakakausap sa stage. Nakikita lang po nila tayo maglakad, mag-ramp. So I Pero think, totoo yung sinabi malaking mo. factor. Totoo ang sinabi mo. Malaking bagay ang personality. Opo, Ako, when I lalo na po kay judge, isa. personality counts. Personality counts. Opo, Diba? kasi mahirap po sa industry natin yung medyo ma-attitude. Naku, oh, alam mo naman. Alam mo naman, kalaban ko yung mga yun. Anyway, teka muna, Dave. Nasubukan mo na pareho, pageantry at modeling. Saan ka ba mas komportable sa dalawa? Actually, direct magkaiba siya. Pero in terms of comfortability, kung papipiliin po ako, sa modeling talaga ako. Eh, kasi tuwing nalaman ako ng pageant, may ano eh, may nag-build up na nakabay. Kasi lalo na pag nasa finals ka na, hindi lang siya basta-basta naglalabas ka eh. Hindi siya basta-basta na mag-ram ka lang or lalakad ka lang. Kailangan, yun nga, kailangan andun po yung personality mo, kailangan mapakita ko sa lahat na deserving ka manalo. Alam niyo po ito si Dave. Ano, batangkad po ito. He is 6'1". Ayan, nakita niyo naman itsura, gwapo naman. Kaya lang kasi nung itong mga huling taon, nag-aaral pa yan eh, tinapos niya muna yung course niya. Kaya hindi ko masyado din disturbo. Pero as much as possible, kung maisasama ko yan, isinasama ko yan kasi matangkad. Alam niyo naman ang weakness ko pag matangkad. Kailangan ang modelo ko matangkad. Di ba? Anyway, Dave, minsan nakikita ka din sa mga teleserye at pelikula. Yan na nakikita ka, alam, nakita ko yon, nakikita ko yung mga yon. Talaga ba nasa plano mong pasukin din ng showbiz? Actually, direct, wala naman talaga. Pero, siyempre, pag lumalabas ka sa mga and modeling stint, may mga connections na nakakita sa iyo eh. So, sinaswerte lang po talaga ako sa mga part or role na nagbibigay sa akin. Pero, kung yung plano in the near future na pusukin po talaga. Hindi ko po masabi, pero kung may opportunity, why not? Pwede naman natin try kung magiging maganda yung nakalabas. Dave, nakatapos ka ng kolehiyo. Ano nga ba yung course mo na natapos? Ano po, tourism po. Tourism. Tourism. Sa Our Lady of Fatima, sa Antipolo. Sa Olfu, no? Olfu. Dave, marami ka nang napanalunan, nagmo-model ka na, pumapasok kami sa show business. Bakit dinesisyonan mo pa rin magtapos ng pag-aaral? Sobrang laking bagay po kasi yun para sa akin, sa family po namin na makapagtapos ka ng pag-aaral. Talagang in-instill po sa amin ng parents namin na pwede mong sundin yung passion mo, yung gusto mong gawin sa buhay. Pero kailangan mo muna tapusin yung pag-aaral mo kasi alam mo naman natin lahat direct na it's something na hindi siya pwedeng kunin ng kahit sino. Saka ano eh, kailangan natin siya kung kunyari may bigger plans pa tayo sa future. At least sa part na yon tapos na tayo. And Sabagay. malaking That's bagay po siya sa ano, sa malaking bagay rin po siya nakatulong sa confidence, wala na po sa pakipag-usap sa tao. Iba rin po oo, kasi no? Pag you know that you're educated and At saka walang lalait sa iyo, no? Graduate ka, no? 'Di ba? May diploma kang hawak, yes. 'di ba? Importante doon. Anyway, diyan sa pagiging graduate mo ng tourism, profession mo yan eh, di ba? Iyan na yan eh. Diyan ka nagtapos sa course na yan. Ano ang plano mo sa professional mong buhay sa hinaharap? Yan, yung pinagtapusan mong course, tourism. Ano ang plano mo na ngayong Okay graduate po. ka na? Actually, direct to be frank, nagtatry na po ako mag-benefit sa aviation industry. Gusto ko po maging cabin crew. Nag-apply na po ako. And
Hindi ko pa po kasi masabi, pero I'm under the process in a certain airline dito sa country. Sana po, ano, swerte, sana mag-finalize. But in the Ayoko meantime, sana, may issue ko lang muna. wish ko din makalipad ka din. Oo Yung nga po hour eh. flight. So, oh, ha? Ako, siguraduhin mo doon ka sa magandang airline. Anyway, Sana nga po. Dave, favor lang, Dave. Kausapin mo naman ang mga batang nais na tumulad sa'yo. Maging model, maging pageant winner, na pumapasok sa show business. Kausapin mo nga sila. Kasi may mga nanonood ding bata sa akin. Ah, no problem, Direk. So, ang message ko sa kanila, if ever napag-iisipan nila pumasok sa industry natin, unang-una dapat willing ka, hindi ka pinilit ng kahit na sino. Kasi iba yung aura mo pag gusto mo talaga yung ginagawa mo eh. And sunod, dapat marunong tayong magkasama, makihalubilo. Kasi sa industry natin, iba-ibang klaseng tao yung makakasalamuhan natin. People from different walks. Minsan pa nga, may mamimit pa tayo na people outside the country. So, iba talaga yung mga paniniwala nila, yung beliefs. Kaya kailangan marunong tayo magkasama. And pag nasando na tayo sa point na nananalo tayo or nakakapag-iwi tayo ng round, dapat always be humble lang. Kasi hindi natin alam sa isang araw o bukas, nasa taas tayo, sunod naman yun, nasa baba na tayo. Kaya Correct, dapat tama. always keep your feet grounded. Mga bagets. Ha? I mean, kasi may manonood din, Dave. Eh. Ang maganda yung may mga advices from people na katulad mo na na-experience na lahat. No? Yan, lalo ang pumapasok ka din sa showbiz. Di ba? Tama yan. Tiyaga, makisama ng tama. Di ba? Dave, huling tanong ko sa iyo. Personally, ha? Hindi na muna yung pagiging modelo, hindi na muna yung pagiging tourism graduate. Paano mo nakikita yung sarili mo? 10 taon mula ngayon. 10 years from now, so sa age ko ngayon, direct ano na ako eh, 26 na ako eh. So 10 years from now, 36 na ako. By that time, hopefully na-achieve ko na yung mga goals ko na personally, yung magkaroon ng bahay, mga business, yung maangat ko na yung sarili ko or ma-establish ko na yung sarili ko by that time. Siyempre, I'm sure may baby at mga may asawa at babies ka na by the time. Oo nga po eh. Hindi ko pa po siya pinag-iisipin. Hindi ko pa siya nilalagay sa utak ko na. Baka mamaya kasi mapaaga eh. Kaya hindi ko muna pinag-iisipan. Hindi pa naman yata siya nagmamadali. Opo. Nakikita ko naman, ikaw talaga. Nakikita ko naman, alam niya may girlfriend po siya na talagang, I'm sure mahal na mahal ni Dave yun. Siguro in the future, in 10 years siya na, di ba? Who Opo, knows? Sana nga po. Di ba? Kasi diba? Right now, ano eh, focus po kami pareho sa careers namin. Tourism graduate din po kasi siya. So, ah, siya na, all una food na siya din? naging flight All attendant. food din? All food din siya? Opo. Yes, Ah. direct. Magaling po siya. Actually, sa ano po siya nakuha? Sa Qatar Airways. Ay! Ah, talaga, Opo. nakuha na siya. Ah, so Yes. dapat ikaw din makuha, di ba? Sana ikaw din, di ba? Opo. Hopefully po. So, we're both trying to earn our wings Oo. para ma-establish pa rin. At ayun po, dapat po may plano sa buhay. Hindi po dapat na basta-basta lang na ginagawa yung gusto. Kasi alam mo naman natin pareho na medyo mahirap dito sa country natin sa Philippines. So dapat may game plan tayo sa buhay. Lalo na kung may Tama. partner. Well, everybody that's been Franco, he is a pageant winner, he is a model, and he is a graduate of tourism. So natapos niya pong lahat yan. Minsan sumasabak din siya sa show business. I hope that you will learn from what he said. And mga bagets lalo na. Marami na pong pinagdaanan din si Dave. Siguro po naman ngayong graduate ka na, pwede na kitang maggamit na full time. Di ba? Sa mga Oo shows. naman po, Direk. Hindi, Pwede iniisip ko po rin yan. po kasi na estudyante yan dati. Alam niyo po ba minsan nagsushow yan sa akin, wala pang tulog yan. Kasi he really wants to do the show. Pero
yun niya, nag-aaral din siyempre, wala pang tulog, nag-duty ka ba yata, ano, ano ba yung ano mo noon? Basta nag-ano ka or ano ba, nag-OJT ka ba noon or something? Pero di ba minsan wala kang tulog, sinasabi mo wala kang tulog. So, Opo. ayan, ngayon po, makakatulog na po siya dahil graduate na siya. Tapos mag-show na po siya. So anyway, Dave, maraming salamat. Maraming salamat, Derek. I'm very excited to work with you again soon. And makita po ulit kayo personally. Ang tagal na po natin hindi nakikita. Oo, oh, tagal na namin din nakita. Pero at least, importante, masaya ako natapos muna yung course. Thank you po, Derek. Thank you so much. Oh, sige. Thank you, Dave. Thank you.